Magandang araw sa inyong lahat and welcome back to my YouTube channel. Good news mga Legit the Barkads! Dinurog ng EAT ng legendary trio na sina Tito, Vic at Joey at Legit the Barkads ang katunggali nilang noontime show sa GMA7 na rebranded na Eat Bulaga ng Tape Incorporated ng Mahalusos at its showtime sa latest ratings na inilabas ng AGB Nielsen Newtom TV ratings noong Sabado, July 22, 2023. Lalong lumaki ang lamang at tinambakan ng EAT ng TVJ at The Barkads ang rebranded na Eat Bulaga at its showtime sa latest AGB Nielsen Newtom TV ratings. Kahit na mas malawak ang nasasakupan umano ng GMA7 sa Visayas at Mindanao. Ayon sa mga netizens, isang malaking partida na daw ito ng EAT sa mga katunggaling noontime show dahil mahina daw ang signal ng TV5 sa ilang parte ng lugar sa Pilipinas at may problema daw sila sa black box. Ayon sa latest ratings ng AGB Nielsen Newtom sa ratings noong Sabado, July 22, 2023. Halos 2% ang nilamang ng EAT sa Showtime at rebranded na Eat Bulaga. Nakakuha ng 4.9% ang EAT ng TVJ The Barkads. Nasa malayong pangalawang pwesto naman ang It Showtime na nakakuha ng 3.5%. Bumagsak naman ang rebranded na Eat Bulaga sa pangatlong pwesto na nakakuha lamang ng 3.2%. Ayon sa komento ng mga netizens, iba talaga ang Legit the Barkads. Anyari sa Tape Bulaga, tinalo na ng It Showtime. Sobrang aga i-celebrate ang one-day win nila. Ayan, bagsak ulit sila at sila pa talaga ang kulelat nung Saturday. Inuna kasi yabang eh, nakalamang lang isang araw, nagdiwang na silang lahat. Di na kasi ma-magic yung Digibox, eh kaya kulelat. Matatanda ang ipinagmalaki ni na Paulo Contis at Isko Moreno ang pangunguna nila sa unang pagkakataon sa AGB Nielsen Newtom ratings noong July 19, 2023. Nagkamit ang Eat Bulaga ng 4.12% rating kumpara sa EAT 3.79% at its Showtime 2.76%. Kaya ipinagdiwang ng Tape Incorporated ang mataas na rating na kanilang natamo noong July 19 na sinabing ang pagiging number 1 muli ay isang early anniversary gift sa kanila. We are beyond words. Thank you is not enough for our kapuso. We promise to do better na makapagbigay ng tulong at saya para masuklian ang pagmamahal na binibigay ng ating mga viewers to Eat Bulaga. Ani Tape Lawyer Attorney Maggie Abraham Garduque. This is an early anniversary gift for Eat Bulaga. Maraming salamat. Ang celebration po ng 44 years ng Eat Bulaga ay celebration ng mga kababayan natin na tumangkilik at patuloy na tumatangkilik sa Eat Bulaga mula noon hanggang ngayon. Salamat dahil hindi nyo kami binitiwan despite this trying time. Dagdag pa niya. Sa kasamaang palad ay naputol ang selebrasyon matapos inilabas ng AGB Nielsen Newtom Overnight Ratings. Ang data noong Biyernes, July 21, 2023 ay nagpakita na ang EAT ay muling nakakuha ng numero unong pwesto sa pagkuha ng 4.21% kumpara sa Eat Bulaga na 3.7%. Samantala ang Showtime ay nananatiling may pinakakonting manunood ngunit napanatili ang descending rating na 3.5%. A win for EAT is a win for hashtag Legit the Barkads at kapatids. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagmamahal at pagtangkilik ang inilabas na pahayag ng TV5. Ang malaking nakatulong sa EAT noong Sabado ay ang emosyonal na bridal shower ni Mae Mendoza at kung saan bumuhos ang luha ni na Tito, Vic at Joey at Legit the Barkads sa bridal shower ni Mae Mendoza. Bukod dito, nakatulong din sa pagtaas ng rating ng EAT noong Sabado ang mga performances ng Side A Band lead vocalist na si Joey Generoso na kumanta ng Got to Believe in Magic. Sumunod si Karen Eistrup na kumanta ng Sway at kumanta naman si Icy Guerra ng Yellow para kay Mae Mendoza. Nakatulong din ang performances ng mga batang hamog na sina Maha Salvador, Miles Ocampo at Riza Mae Dizon. Andun din ang presensya ng 2014 Miss Universe Philippines winner MJ Lastimosa.
Nakatulong din ang performances ni Wally Bayola, Paulo Ballesteros at Nigerian citizen na si Zombie nang sumayaw sila ng Vortas 5. Kaya all out ang ginawa ng TVJ and Legit the Barkads sa napaka-special na bridal shower ni Maine Mendoza. Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po!